Ang ganda ng panahon ngayon, mga ka-taste buds, oh. Napakaliwalas dito sa amin. Tara at samahan nyo kami magluto ng isa sa pinakapaborito naming ulam. Let's go! Ito mga ka-taste buds, ang mga ingredients na gagamitin namin. Tingnan nyo naman kung gaanong kasimple. Ito yung miswa na gagamitin namin. At ito naman yung patola. At gagamit kami dito ng hibe. Ayan yung hibe. At gagamit din kami dito ng isang pirasong North Chicken Cube. At sibuyas, bawang, at saka paminta. At gagamit din tayo dito ng tubig. At ang pampaalat na gagamitin natin dito ay asin. Napakasimple ng mga ingredients. Kaya pwede natin ito simulan na laruin. Ito mga ka-taste buds, maglagay muna tayo ng tamang dami ng mantika. At painitin muna natin ito. So ito mga ka-taste buds, mainit na ang mantika, kaya pwede natin ito simulan na lutuin. Lagyan muna natin ang bawang. Uy, napakabango ka agad. Mabilis ito na golden brown dahil napakainit na ang ating mantika, kaya ilagay na natin kaagad ang sibuyas. Then lagay natin itong hibe. Ang bango. Lagyan tayo ng paminta. Saka ng asin. Mamaya magdagdag tayo asin. Then lagyan na natin itong ating eto. Oh, napakasarap niya, no? Kumakain ba kayo niyan? Ah, napakaganda ng luto na to. Yan. Ano ang mga natin ito ng mga 1 minute. Sarap nito. So ito mga ka-taste buds, naka 1 minute na. Ayan, haluin muna natin. Napakabango. Ang bango ng hibe. Then lagyan natin ng tubig. Tansyahin muna natin. Ayan, okay na siguro yung ganyang kadami. Then lagyan na natin ito ng isang pirasong North Chicken Cube. Ayan, gantuhin natin kasi ganito yung ginagawa ng iba. Gayahin natin. Then mix natin to. At saka pakuluan natin. Napakuluan na natin ito. At tingnan nyo maigi. Napakaganda. Pwede na rin natin tikman yan. Tikman muna natin. Napakainit. Pero sakto na yung alat niya. At yung ano, yung North Chicken Cube, lasang lasa talaga. Napakasarap. Pati yung hibe. Nung nagmix yung ano nila, yung mga lasa nila, talaga namang na, sobrang sarap. So yan, ngayon naman ilalagay na natin itong ating miswa. Bumili kami ng dalawang ganito. So sa paglalagay nito, hindi pwedeng basa-basa ilalagay. Kailangan mabuhag-hag. Hindi pwede yung dikit-dikit. Ganito. Oo, diba? Kumbagay parang iniikot-ikot natin. Hindi kasi magiging maganda kapag ito dito, sobrang dikit-dikit, tapos lalagyan nyo ganyan, malulubo siya nang nakaganyan talaga, magkakadikit, matigas yun. Saka sa paglalagay naman ng tubig, tatansyahin nyo din. Tatansyahin nyo sa dami ng miswa na ilalagay nyo. Kasi itong miswa, ina-absorb niya rin yung tubig. Madali lang naman mag-adjust ng ganyan kung sa tingin niyo na parang medyo ano, yung puro miswa na, yung wala ng sabaw. Pwede kayo magdagdag ng sabaw. Dagdagan nyo kaagad kung sa tingin niyo ano. Ito pagkulo nito, luto na to kaagad. Pakuluan muna ulit natin ito. So ito mga ka-taste buds, ayan, napakuluan na namin at haluin
muna natin ito. Ayan. Medyo nagdagdag kami ng konting tubig. Ayan. Konti lang dinagdag namin. Hindi talaga kami nagdagdag ng pambalat kasi okay na din. So ayan, sana lang gusto niyo aming dish for today. Ayan, napakasimpleng ulam. Ayan, pero talaga namang napakasarap. Ayan, di ba? At saka paborito namin to. So yan, sana nagustuhan niyo aming dish for today. Kaya sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pa mga tipid lutuin tips na tulad dito na siguradong makakatulong sa ating 10 Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulamin. So yun, kaya syempre magkita-kita ulit tayo bukas. Pero bago ang lahat, kuha na rin kayo ng kanin, sabayin niyo na akong kumain. Tara, kain tayo!